Os ang sinapit ng isang flight attendant na natagpo ang wala ng buhay sa isang hotel sa Makati. Ang detalye sa report ni Emil Sumang. January 1 ng tanghali, natagpo ang walang malay sa bathtub ng inupakan niyang kwarto sa isang hotel sa Makati ang 23-anyos na flight attendant na si Christine Dacera. Isinugod siya sa pagamutan pero idineklara ring dead on arrival. Ang initial na findings ng sanhi ng pagkamatay ng biktima, ruptured aortic aneurysm o pagputok ng pangunahing ugat ng katawan. Pero ayon sa Makati Police, may mga indikasyon ng foul play. May mga nakita ring sugat sa katawan ng biktima. Secondary yan to whatever activities that I have done. Meron siyang mga pasa, meron siyang mga contusions sa both knees, no? And then meron siyang abrasions, parang nahiwa ka ba ng matulis na could be a ball pen na parang may hiwa. Pero hindi siya hiwa, pressure, parang ginasgas, gasgas na pag ganun. Yeah. Pero isa lang yun ang mahaba. Merong definitely sexual contact. Sa General Santos City, nakabase ang pamilya ng biktima. Ayon kay Sharon, ina ni Christine, nagpaalam sa kanyang anak na mag-check-in sa isang hotel sa Makati para doon salubungin ang bagong taon kasama ang ilang kaibigan. Nag-video call pa raw si Christine kasama ang kanyang pamilya pasado alas 12 ng hating gabi noong January 1. Sino kasama mo na? Yeah, syempre, yung mga friends ko rin na flight attendant. Sabi ko sino. So, yun, pinakita niya sa akin yung mga flight attendant. So, in short, since I really trust my daughter. So, asi ko, basta enjoy ka, teha. Enjoy lang na. So, yun. So, wala akong any presumption that something will happen to my daughter. Because, syempre, ang kasama niya, makasama niya rin flight attendant. 12 oras ang lumipas, nakatanggap na ng tawag ang pamilya ni Christine mula sa kaibigan niyang flight attendant na kasama niya rin sa hotel. Bakit ano ba nangyayari sa anak ko niya, namatay na? So nung nagsabi siya na namatay na, sabi ko, nag-uusap pa kami kanina till 35 in the morning. In short, hindi ko alam kung anong gawin ko because physically I'm not with my daughter. 11 katao ang nakasama umano ni Christine sa hotel ng magganap ang krimen. Kilala na ito ng pulisya at nakatakdang kasuhan ng Makati Police ng rape with homicide. 3 ang naaresto na, 8 ang nananatiling at large. Sinubukan namin ako na ng panig ang mga nadakip pero tumanggi ang kanilang abogado. Ba't kailangan gawin yun nila sa anak ko? I want to see justice. Justice for my daughter Aika. Na sana hindi din yung mangyari sa anak nila. Ni-rape, binaboy anak ko. Sana hindi mangyari yan sa kapatid niya, sa anak niya. Ayoko may mabiktima pa sila ulit. Kung ang pamilya ng biktima ang tatanungin, sinet up si Christine ng mga suspect. Hindi inaasahan ng biktima na sa gabing yon, yun ang mga makakasama niya. Let's just put it that way. She was supposed to be with friends and she was not supposed to be with strangers. She was with friends and suddenly, dumami sila. Nag-invite sila ng friends of friends, something like that. No? And I think most, if not all, are gays also, or bi. and then they had a party. Starting pang 10 or 11:30, it continues until the following morning. And based doon sa nakita ng show ko natin, doon sa scene, mayroong mga bote ng mga whiskey, vodka, so various alcohol. Sa 11 iniugnay sa kaso, isa ang itinuturing ngayong primary suspect ng Makati Police. Meron supposedly nagsasabi na parang mayroong nilagay sa drinks ni Christina. Pero hindi natin ma-certain pa kasi sinabi lang. Yun ang last word. May binitawang salita si Christina na tinanong nitong kaibigan niya. Parang sabi niya, parang may nilagay si name and then doon sa drinks ko kasi nag-iba yung pakiramdam ko. Hindi muna nila ito pinangalanan. Nakikita si TV, nag-transfer din si Christine and the other guy punta sa isang room. Bumalik sa isang room until in the morning na parang siguro sing na whatever, dun ba nangyayari,
binuhat si Christine tapos binalik sa room niya. Ang gusto lang naman sana ni Christine is magsaya nung year-end party na yun. Kung ano mang kababuyang ginawa niya sa anak ko, hindi deserve ni Christine yun. Hindi deserve ng anak ko. Huwag niyong gawin, baboy anak ko, tao ang anak ko. Hindi makasilata si Christine, pinatay niyo pa. Pero Tommy, malinaw, hindi ko ito natural death para ko sa inyo. Ay, hindi, no, hindi, hindi ako kaya. Hindi po natural death yun. Binaboy nila anak ko. Hanggang ngayon, ayon sa polisya, wala pang tugon ang iba pang mga suspect. For sure, merong may lumabasangan sa kanya. No? And magkakasama niya sa room. Why did this have to happen? Kaya, kumbaga, kung may nangyaring ganyan, papabayaan mo ba na may mangyaring ganyan? So dapat hindi. Emil Sumangil, GMA News.